Another good news na naman, mga buddy. Just in, Comelec spokes James Jimenez, the consolidated petitions of Ilagan versus Marcos Jr., Akbayan versus Marcos Jr., and Mangelen versus Marcos Jr. have been dismissed for lack of merit by the Comelec's first division. Magsaya po tayo, mga buddy, mga BBM supporters. At ito nga, another success na naman. Sabi na nga ba eh, you cannot put a good man down. Talagang sa dami na dami ng mga pinagdaanan ni BBM na mga pagsubok, talagang patuloy pa rin siya nakatayo at patuloy pa rin ang kanyang pagtulong sa mga tao. Nakakabilib. At ito pa. Ayon dito kay ano, kay Erwin Tulfo of Page. Ayan, breaking news. Wala nang hahadlang sa pagtakbo ni BBM sa pagkapangulo sa darating na halalan. Dahil ibinasura na ng Comelec First Division ang isinampang disqualification cases laban kay BBM. So ayon sa ruling ng First Division, hindi pasok sa moral turpitude ang kaso ni Marcos dahil hindi na rin criminal case ang hindi pag-file ng income tax return ng isang individual ayon sa bagong train law ng bansa. Madidisqualify lamang daw ang isang kandidato kapag number 1, inutil o may diferensya na ito sa pag-iisip. Number 2, nasentensyahan ng higit 18 months na pagkabilanggo. Number 3, nasentensyahan dahil sa krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Yan ang iginigiit ni ex-commissioner Rowena Guanzon na iba ko, talagang alam nyo naman eh. Ay nako, ayon sa Comelec, hindi raw pasok ang kaso ni BBM alinman sa tatlo. Well, let's celebrate for that, mga buddy. At patuloy po na lumalakas itong si BBM. Yung suporta ng mga tao ay ayon nga dito sa no, sa Lilo Research Survey Results in Bicol, ha, sa Bicol. Si Bongbong Marcos naka 51%, Isko Moreno 8%, Manny Pacquiao 3%, Lacson 4%, Lenny Robredo 33%. Sa Bicol mismo yan, ha, 51% po. So kung pre-election surveys ang pagbabasehan, walang dudang si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos ang umaarangkada kahit pa sa baluarte ng kanyang katunggali sa Bicol Region. So yung ipinalabas nating video kanina, hindi natin alam, ha, kung sumisigaw talaga ng BBM yung mga Bicolano, pero sa pagkakarinig ko, mga buddy, ay ipasok si Dick. Ipasok si Dick. Pero yung iba naririnig nila, Marcos, BBM, pero para sa akin, na kaya nga ginawa ko yung video na yon, wala akong narinig na BBM doon. Masyadong iba yung ano, iba yung audio doon sa umpisa eh. Hindi natin alam kung inedit yun. Pero kahit na tayo ay BBM supporter, hindi natin ipagtatanggol si BBM o yung mga BBM supporter na gagawa ng ganun. Kung halimbawang, kung totoo naman talaga na BBM supporter yung sumigaw na yun, eh di sige, pero wala akong narinig eh. Okay, so good news po yan. Ito pa, basahin natin. Ito naman yung statement of the camp of presidential aspirant Bongbong Marcos on the Comelec First Division dismissal of DQ cases against Marcoses. Ayan, basahin natin to. We again commend the honorable members of the Comelec's First Division for upholding the law by dismissing cases that we have long described as nuisance petitions. The petitioners in this case, Ilagan, Akbayan, Eta Rosales, and Mangelan, were found guilty of lying, sila pa ngayon, and of deliberately misleading the Comelec by intentionally quoting the wrong provisions of the law and squeezed them into their faulty narratives. While we call on this seemingly misguided segment of our society to stop spreading lies against presidential candidate Bongbong Marcos, we nonetheless extend our hands of unity and continue with our call for them and every Filipino to join us in shaping a better and united future for our people. Tama na daw ang away, tama na ang bangayan, sama-sama natin harapin ang bukas na may taglay na pag-asa at pagkakaisa. Pero itong si Angel Oxy na nanawagan sa kanyang ilang million of followers, 25 million, 23 million, na huwag daw iboto yung may mga bahid ng korupsyon, ay nako, Angel Oxy, tumigil-tigil ka nga dyan.
para namang may kandidato na walang kasalanan, no? Walang bahid ng korupsyon, lahat naman ng mga yan. Sigurado ka ba na yung mga sinusuportahan mo walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng korupsyon? Pag artista ka na lang, mag-focus ka na lamang sa pagbablog mo. Huwag yung gusto mo pang impluensyahan. Hindi lahat ng mga followers mo, ha, kaya mo impluensyahan. Hindi nga lahat ng Bicolano boboto kay Lenny. Ang dami ko nababasa ng mga comment doon sa video natin ginawa. Kahit daw sila Bicolano, pero BBM Sara ang kanilang pipiliin. Pero yun yun, oh, Bicolano na yon. Kaya hindi mo pwedeng impluensyahan yung mga ano mo, yung mga followers mo. Siguro yung talagang iniidolo ka na bawat sabihin mo ay para sa kanila ay ayos, ay tama, ayun. Pero yung mga matatalino, ha, yung mga matatalino, hindi mo na kayang lukohin yan. Hindi mo na kayang paikutin yan. So yan po mga buddy, good news po para sa ating mga BBM supporters. Isa na namang tagumpay sa kampo ni BBM na nabaliwala itong kasong inihain sa kanya, itong disqualification case. Simulat sa pool naman, yun naman sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na talaga mga nuisance petition lang to. Okay mga buddy, so yan lang po. Madali ang vlog lang. And abangan nyo yung ating i-upload na video. Hindi ito Kalye Survey, pero nag-interview ako ng ating mga kababayan, mga OFW dito sa Riyadh. Tinanong ko lang kung ano yung mga ano, mga mensahe nila sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas. At imagine may isa doon 30 years na dito nagtatrabaho. Grabe. Ang tindi. Ang tindi, 30 years na dito na tumanda. Palagay na kung siya ngayon ay nasa 60. Oh. So ibig sabihin mga 30 years old nandito na siya, ay kung mga 50 years old, bata pa. Dito na nga tumanda si Nanay. Siya yung ating unang in-interview. Siya yung unang nagpahatid ng mensahe. So abangan nyo po yun. At sana ay wala na maging darating pa ng mga problema. Tuloy-tuloy na to hanggang sa sumapit ang halalan. Okay? Basta tayo, always keep safe. Maging alerto tayo. Maging mapagmatsyag tayo. Hindi lang sa darating na eleksyon. Huwag tayo magpapakatiwala. Alam nyo naman ang galamay ng kalaban. Lahat ng paraan ay gagawin ng mga yan para makalusot. Pero kung ang sasabihin nila ay mandadaya sila through Smartmatic, medyo mahihirapan na sila dahil sa sobrang taas na ng ratings ni BBM sa mga survey. Ay kung dadayain nila yan, nako. Sigurado yung mga nagpetisyon na ito, aakyat ito sa Supreme Court. Pero medyo malabo na yan, medyo malabo na. Sa palagay nyo, sasang-ayonan sila ng Supreme Court? Sa palagay ninyo, kakalabanin ng Supreme Court ang mga tao, ang mga mamamayan na gustong i-look-look si ano, si BBM sa Malacanang? Ha? Nangungusap na eh, yung mga tao eh. Ha? The voice of the people is the voice of God. Tingnan natin kung ano yung kaya nilang gawin, kung anong laro ang gusto nilang laruin. Basta tayong mga BBM supporters, sumuporta lang po tayo at iwasan na po natin makipag-away sa mga kabilang panig. No, wag na po kayong makipag-away na ano, kung ano-ano yung sasabihin ninyo. Basta tayo, focus tayo dito kay BBM. Suportahan po natin siya. At kung kayo may mga kamag-anak na medyo hindi nyo nakakaimikan dahil lamang sa magkaibang pinapanigan yung kandidato, abay, magbati na kayo. Hindi politika ang magiging hadlang para kayo ay magkaroon ng bakod sa gitna. Yan lang po ang ating payo. Lahat po ng ito ay lilipas, pero yung kamag-anak nyo nandyan pa rin. Yung kaibigan nyo nandyan pa rin. Magkakaiba man ang opinion, pero sa bandang huli, kayo pa rin ang magkikita nyan sa finals. Okay, so yan lang po. Muli, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Walang iwanan para sa bayan, Iman Supremo po.